What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial patungkol dito sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, sasagutin ko lang ulit yung nagtatanong ano daw yung solusyon pagka nalustrade yung ating mga tornilyo, yung screw or flat screw. Basta mga bro, yung pag-uusapan natin ano ba yung mga pwede natin gawin pagka nalustrade. Ano mga bro? So ngayon araw, yan yung ating sasagutin. Okay? So syempre, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So kung makikita nyo mga bro, ito yung ating Nexus Aura. At plano ko sanang palitan yung mga ito, palitan yung mga bolt kasi nga kinakalawang. Tapos kanina meron akong na-discover mga bro, meron pala dito mga lustrade na. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga bro kung asan yung mga lustrade dito. Ano, ayan. So kung makikita nyo yung cover ng ating timing chain, apat yan. Itong tatlo, ayan, itong tatlo okay pa yan. Pero itong isa, ito makikita nyo mga bro, halos hindi mo na nga maluwagan eh. Yan, luwagan natin para makita nyo mga bro. Lapit natin ah. Yan, ito mga bro, lustrade na to. Kahit anong higpit mo, ayan, kung makita nyo, meron silang nilagay na teflon dito mga bro. Ibig sabihin, lustrade na siya. Ayan o. Oh. Diba? Ayan, kita nyo. Tiplo na lang mga bro yung nagpapalak sa kanya. So, ano ba yung mga pwede natin gawin pagka ganito mga bro? Pwede nyo dalhin sa machine shop pagka ganito yung problema nyo. Kasi, maswerte mga bro, kasi wala masyadong langis dito sa head. No? Kumpara mo dun sa loob, mas madami yung circulation ng langis. Pagka doon nagkaroon ng lustrade, mas malakas or mas malaki yung chance na magkatagas dito sa head, lalong-lalo na halimbawa dito na lustrade, hindi siya ganun magtatagas, 'di ba? Kasi yung pressure nasa baba. Ito wala naman siyang tumatagas mga bro, pero kanina ko lang to napansin. Ayan, tingnan niyo mga bro ah. Oh, kahit ikot-ikutin natin to, ayan oh. Wala. Oh. Kahit anong ikot natin, ayan, lusot-lusot lang siya. Walang katapusan. Ito. Baka isipin nyo, hindi na kapa, ayan, pasok yan mga bro, diinan ko pa. Ayan, ikot ka lang ng ikot. Kahit buong araw tayo dito mag ganito, hindi talaga siya mag hihigpit. Kasi nga, lustrade na. Yun yung mga nagtatanong, napakarami yung nagtatanong, ano daw yung mga solusyon. So, pagka ganito mga bro, madali lang kung meron tayong gamit. Ano? Ngayon, nakahiram tayo dito kay Paring Hans. So, shout out kay Paring Hans, nakahiram tayo ng hand tap kasi wala pa tayong hand tap mga bro eh. Ano ba yung hot top na tinatawag? Wala lang. Hindi tayo naka-prepare. Kunin ko lang mga bro, ano? Nandito yan eh. Ano ba yun? Nandito yan. Okay, ito mga bro. Ayan. Ito yung... ako tayo ng pamukpok. Ito yung hot top. Amaya, ako lang tayo ng gamit dito. Para... kulang pa tayo sa gamit mga bro eh. Pero... paunti-unti na tayo niyan. Ito ah mga bro ah. So, ito yung hand tap na tinatawag. Yan. Labo. Okay, subuksan natin. Ganito yung itsura niya mga bro. Ngayon, kung maghahand tap kayo, kailangan, kung hindi pa ganong kalaspag, yung, imbaw, hindi nyo pinipilit ng pinipilit, hindi pa ganong kalaspag yung thread sa loob, pwede kayo gumamit ng same size. Kapres na size ng thread. Ngayon, kung pinilit ng pinilit, matagal na, luwag, higpit. So, kahit gumamit kayo ng ganitong hand tap, naka-size niya, wala rin mangyayari mga bro. Kasi nga, ano na eh, wasak na. wasak na. Ngayon, kailangan nyo humanap ng medyo malaki na size. So, resizing yung mga mangyayari mga bro. Kailangan, mas malaki yung gagamitin yung hand tap dun sa thread na gagamitin nyo. So, ngayon, siguro hindi pa naman ganun kalaspag ito mga bro. Susubukan natin gumamit. Doon sa mga magtatanong, ito mga bro ang normal o regular na ginagamit sa mga size ng makina.
kadalasan TMX, yung mga Rusi, Rakal, ganito, ano. Yung size nito, asan ba yung cover natin? Ito. Malabo, ah. Ayan, oh. Malabos, malabos siya, malabos. So, 6x1. Ayan, sa ace. Walang dyan ang ating camera. Malabo talaga siya. Ayan, kita nyo rin. Ayan, oh, M6x1. So, ito yung size. Ah, ganda ng kuko natin, ah. So, ganito, mga bro. Ipapasok nyo lang. Kailangan, mga bro. Ay, maluwag na. Ayan, mayroon pa. Kumain pa. Ayan. So, ipasok nyo lang siya dyan. Ganyan, ano. Kailangan straight, hindi siya nakabaliko. Kailangan tuwid na tuwid siya. Ganun lang. Tapos, ito mga bro, meron tong hawakan talaga. Kaso, wala yata eh. No, ito lang yung binigay sa atin. So, ikutin na lang natin ang long nose. Kailangan mga bro, straight lang, straight. Dapat hindi siya, ano, baliko. Ay, wala. Tapos, ikutin lang natin ang long nose. Tingnan natin mga bro kung kaya niya pang kumain. Ano? Kasi kung hindi, hahanap tayo ng medyo malaki. Medyo malaking hand tap. Ikaw, kapatid dyan. Anong size? Mga, basta may durod ako lang sa ano. Size ini eh. Ikaw. Kala, yung handle ko. Wala man. Ikaw dyan ang handle. Kaya lang. Hanap ko na. Pag parang pag-indili yung kursa naman ako nakalag. Ayaw. Pero okay size niya. Mahal man pala nini. Ayan. Tapos kunting pukpok lang mga bro. Wala tayong ano eh. Kailangan. Kung makikita nyo. May lumalabas ng mga bakal. Kumakain na. Ayan. Okay mga bro, basta ang gagawin nyo lang tuloy tuloy lang mga bro, kasi bumabaw nyan eh, lalong lalo na pag nararamdaman yung tumitigas na. Ayan, so malalim na mga bro, malalim na. Ayan, ulitin ko lang yung size ng mga ganito mga bro. Ano yan, ha? Ayan, Exus. Ito yung size M6-1 sa S 6x1. Yan. No, mga bro. Yung mga original kasi nito mga bro, may kamahalan din talaga eh. Yan. Tuloy-tulong lang natin. Pag hindi na kinaya nito mga bro, mag-oversize tayo. Gagamit tayo ng mas malaking hand tap. Yan. Pero kung makikita nyo mga bro, bumabaon siya, no? Bumabaon. Yan, no? Nawala na nga yung thread eh. Yan ko, ilalapit ko para meron kayong idea sa sinasabi ko. Ayun pala ni. Ito. Di ba? So, kanina, yung thread niya nasa labas, pero ngayon, wala na, nakapasok na. Ibig sabihin, umiilalim na talaga. Yan mga bro. Kung mapapansin nyo, medyo matigas na yan, oh. Hindi niya basta-basta matatanggal, oh. Ayan. Pero umiikot pa naman siya mga bro. Yan. Tapos sa tingin ko ay sobra-sobra na rin naman. Pwede na natin siyang luwagan. Mas maganda mga bro, mas mabilis kung mayroon handle ito. Ito kasi mayroon talaga siyang hawakan, yung ating hand tap mga bro. Mayroon siyang hawakan talaga. Eh wala. Eh ito muna. Kaya naman yung long nose mga bro. Basta
Basta ang tatandaan nyo lang dapat tuwid yung pasok ng hard cap dun sa butas, kasi pag tabingi yan, eh tabingi rin yung magagawa mong trade, no? Ganun lang mga bro. Ganun rin naman yung gagawin sa machine shop eh. Basta ang lagi nyo tatandaan mga bro, kung masyado ng nababa at pudpud na talaga yan, tapos paulit-ulit nyo ng pinihit, ano, mga isang buwan nyo nang ginaganon, isang buwan nyo nang pinipilit na lagyan nga natin ng flash. Medyo madilim na gabi na mga bro, alas 6 na mahigit eh. Alas 6. Ayan. Ito mga bro. So pagka lagi nyo nang pinipihit, posible na malaki na rin yung ano sa loob. Kasi mga bro, ito mayroong mga thread. Ayan, sa loob niyan mayroon din siyang pasukan ng thread. No? Ito yung ginagawa natin ngayon. Ayan, luwagan natin. Ayan oh. Kung makakita nyo. Hindi pala kita. Ayan. Oh, di ba? So mayroon mga bakal oh. Ayan. Kinain niya mga bro. Gumawa siya ng thread. Ngayon, ganito mga bro. Medyo, ito kasi yung stock. Hindi naman yan talagang pantay na pantay dito. Yung thread na pinasukan niya, hindi naman talaga yan na totally na pantay na pantay. Kahit alin dyan mga bro, kahit alin na thread dito sa ating makina. Ayan, mga yan, ayan, ayan, ayan. Hindi naman talaga siya totaling 0-0. So pagka humigpit na, sagad na siya, hindi ganon. Mayroon pa yung allowance mga bro. Ano, mayroon pa siyang allowance. Kaya, gagamit tayo ng thread na medyo mahaba. No, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung stock na nakalagay, mayroong mga teflon na nakalagay. Ito naman yung gagamitin ko mga bro. Medyo mahaba siya ng konti. Okay, so ngayon susubukan na natin siya kung pwede nang mahigpit, no? Pwede nang lagyan. Yan, kita nyo naman mga bro, diba? Pumapasok siya. Yan, pasok natin. Ayan, no? Hindi na basta matatanggal yan. Mas maganda kung mayroon pa tayong mahaba. Kita natin. Yan! Ayan, no? Pansinin nyo mga bro. Matigas na. Ayan, matigas na yan, no? Yan. Pero wag na wag nyo naman mga bro pupursahin, kasi size lang yung size nito. At kung mapapansin nyo, napakalit lang ng mga tornilyo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo mga bro na pag naghihigpit kayo, alalay lang, alalay lang. Yung tamang lakas lang. Huwag na kayong ngingiwi mga bro. No. Pag umuwi kasi kayo, mayroon ng lakas na ina-apply kayo doon. Lalong-lalo na yung gamit nyong bagay mga bro ay medyo malaki. Tapos mahaba. For example, gamit kayo ng T-wrench na mahabang-mahabang T-wrench, mas malakas yung torque. Ganun yan mga bro, nangyayari dyan eh. For example, ganito. Pag mayroon tayong gamit na ito, isang dangkal. Isang dangkal. O, pag hinigpitan mo siyang ganon, may higpitan. Pero, pag mayroon kayong gamit na ganito, close wrench, socket, ito. Mga tatlong dangkal mga bro, iba yung torque nun. Iba yung torque. Akala nyo, maluwag pa, akala nyo magaan pa, so hinigpitan nyo ng hinigpitan, putol na yan mga bro. Kasi nga, mas matigas, yung ganito lang maikli yung hawak mo, mas matigas kaysa dun sa mahaba. Iba yung torque niya mga bro. Alam ko meron akong video mga bro kung ano ba yung torque, ano, kung ano yung torque na tinatawag. For example, ganito yan mga bro. Meron ko yung T-wrench na ganito lang kaikli. Ganito lang kaikli. Meron naman kayong T-wrench na isang metro. O, mas malakas yung torque ng mas mahabang T-wrench, hindi nyo ramdam yung higpit, no? Hindi nyo ramdam, mas malakas yun, posibleng maputulang kayo. Ito naman mga bro, pag-aralan nyo, ano, pag-aralan nyo yung tansyahin nyo yung higpit ng bawat bolt ng makina, kasi napakahirap mga bro na maputulan or malustridan, malaking problema, lalong-lalo na yung part na nalustrid ay tinatagasan, nagkakaroon ng tagas lang sa ilalim. Napakarami kong na-encounter mga bro, lustrid yung drain plug, yung mga nag-change oil, yan, yung may drain plug dito yan sa ilalim. Alalay lang kayo doon mga bro, wag na wag nyong hihigpitan ng sagad, no? Tapos ang gamit nyo yung tire wrench na mahahaba, 17, 14, 19 yung mga size niya, kayang putulin ng lakas ng tao ng kamay lang, no? Kaya alalay lang, kasi napakahirap paputulang kayo niyan, machine shop talaga yan,
machine shop ang labas niyan. Kagaya nito, medyo pagka ganitong mga kaliliit na mga thread or na bolt na lost thread, medyo mas madali. Ito lang ang kailangan nyo. Ulitin ko lang mga bro, hindi lahat ay applicable yung ganito. Pag masyado ng malaki or maluwag, gagamit kayo ng medyo mas malaki dito, resize, no mga bro. So, ibig sabihin, mahahanap din kayo ng bolt na kasukat dun sa gagamitin nyo. So maraming ganito, marami naman ang mga size to mga bro. Isa lang yung hiniram ko kasi ito lang yung kailangan ko, no. Okay, so ganun lang, kung mapapansin nyo, mahigpit na siya. Yan, mahigpit na yan mga bro, hindi kagaya kanina na hindi natin maano. Yan, lahat yan mahigpit na. So ganun lang, napakasimple lang. Tapos dun sa mga nagtatanong pala ng ating big tire, ito mga bro, naisalpa ko na. Ayan, naisalpa ko na yan, pati yung sa unahan. Ayan o, ayan, yung sniper. So abang-abangan nyo na lang yung gagawin natin mga bro na tutorial. Kasi sasabay ko na lang pag nagpalit ako ng sprocket. Kasi itinakbo ko na ito mga bro. Tininang ko yung pagbabago, ano, masyadong ano siya, mabibrate. Alam nyo naman yung issue ng mga China na DL150, medyo mabibrate siya. So magpapalit tayo ng 40 or 38. Tingin ko kaya niya naman yung gano'n na mags kasi wala naman masyadong akyatan dito sa lugar namin. So magpapalit ako ng 38. Okay? Para malis natin yung vibrate, tapos meron tayong top speed niya. Kasi malaki yung nabawas mga bro sa top speed, ano. Pero mas maganda naman yung kasi hindi naman lagi top speed tayo. Hindi ko naman laging tinatop speed to eh. Takbong pugi lang. At dito naman, dito naman tayo mga bro. Tapos na tayo dito. So kung mapapansin yun, nahigpitan na natin yan. Okay? So hanggang dito lang yung ating video mga bro. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana meron kayong natutunan at magandang gabi at ride safe lagi.